Aldo, hindi mo ako maintindihan kahit anong paliwanag ko. Eh, sino ba naman ang ayaw magpakasal? Eh, talagang plano naman natin yan noon pa. Kaya lang, hindi pa ako handa. Hindi ngayon dahil hindi ko maaaring iwanan ng Charusing, may sakit siya. Kung gusto mo, pagkasal na tayo, isama natin siya sa Maynila. Hindi ko nga siya maialis dito sa bahay niya. Baka yung pang maging dahilan ng pagkamatay niya. Sino bang mahal mo? Siya o ako? Naldo, huwag mo akong tanungin ng ganyan. Alam mo naman na ang Charusing ang nagpalaki sa akin mula nang ako'y maulila. Asun, nakahanda naman ako manilbihan din sa kanya. Hindi tama yon. Ayokong akuin mo ang aking responsibilidad. At pag nangyari yon, kung kasal na tayo, at ang Charusing pang magiging dahilan ng ating pagkakasira, magiging napakasakit noon. Asun, hindi ganyan ang uri ng pagmamahal na inaasahan ko sa'yo. Wala kang ibang bukang bibig, kundi Charusing! 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 Pinagdaanan ko rin yan. Kawawa ka rin. Halika. Halika, anak. Jang. Kawawa ka naman, Asun. Hayaan mo, anak. Sandaling panahon na lamang, matatapos na ang paghihirap mo sa akin. Jang! Jang! Huwag kayong magsalita ng ganyan. Lalakas pa kayo. Napakahaba ng pananatili ko sa mundong ito. Pero, kahit anong mangyari, masaya ang naging buhay ko. Salamat sa iyo. Jang, ako nga po ang napakalaki ng utang na mula pa nang isilang ako. Kaya na nag-alaga sa akin. Ngunit anak, hindi dahilan para bayaran mo ako ng buhay mo. Asun, mayroon kang sariling pangakailangan. Naintindihan mo ba ako, anak? Ayoko maging sagabal sa'yo. Hindi. Hindi ka sagabal, Jack. Ginagawa ko ito kasi gusto ko. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ponyeta! Hindi ko malaman kung saan ka nagmana ng iyong mga kalokohan! Ikaw lamang ang nag-iisa sa ating pamilya! Ang tarantado! Kaya sa ginawa mong yan, ikaw ang may kasalanan. Panagutan mo ang iyong ginawa. Yan! Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Simon? Ikaw na ang gumawa ng pabor dito sa pamangkin mo! Kahihiyang pang inabot natin! Ano ba ang gusto ni Don Leo? Ano pa? Buntis si Silvia.
Nabuntis mo, kaya kailangan, pakasalan mo siya. Tia Rebecca, Tia Simon, hindi niyo lubusang kilala si Sylvia. Hindi lang naman ako naging lalaki sa buhay niya. Masasabi mo ba yan kay Don Leo? Oy, Naldo! Kung tarantado ka, mas tripling tarantado sa Don Leo. Sinasabi niyang ikaw raw ang ama. Alam ko, at alam mo yan. Tio Simon, ayokong pakasalan si Sylvia. Kung hindi mo sa gusto, bakit mo pa pinaabot sa ganito mga pangyayari? Kung hindi mo sa tinarantado, kung hindi ka nagpagtalik sa kanya. Oy, Naldo, huwag mo kong hamunin. Sa ayaw mo sa gusto mo, harapin mo si Don Leo. Kung hindi ka lang sana pamangkin ni Simon, alam mo ba kung ano sana ipinautos ko? Kaya kita ipapatay. Don Leo. Hindi pa ako tapos sa aking gustong sabihin. Pinagkatiwalaan kita. Dahil pamangkin ka na aking kaibigan. Pagkatapos, ganito pa ang ginawa mo sa aking anak? Pagkakasalan mo si Sylvia bago kumalat itong iskandalo. Don Leo, aksidente lang po nangyari. Subukan mong tumutol. Subukan mong takbuhan ang aking anak at matatagpuan mong iyong sariling nakabaong sa lupa. Naldo. Sylvia, ano itong ginawa mo? Hindi ko kasalanan. Akala ko delayed lang ako. Bakit ako? Jack na ikaw ang ama. Ako? Ako ang ama? Naldo, don't worry. Aalis tayo. We'll have a new beginning. I promise. I'll be good. I'll change. I'll do anything you want. I'll be a good wife. I'll work hard at being a good mother. Sylvia, ikaw may gusto sa nangyari. Ikaw lang ang nagpumilit. Pagkatapos akong pasasagutin mo ng problema? Dahil kahit ano pa man ang gawin mo, bahagi ka ng problema. Ito ay ating problema. Naldo, hindi nagbibiro ako. Kung iniisip mong tatakasan ako at ang aking anak, huwag mong sabihin, hindi kita pinaunahan. Bakit, Ason? Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo. Napuyat kasi ako kagabi. Ang tsorsing hindi makatulog, kaya magdamag ko siyang binantayan. Di puyat ka niyan, wala kang tulog. Sa nga pala, si Nardo? Nasa Maynila. Siguro maraming inaasikaso, hindi pa bumabalik. Masama yata talaga nararamdaman mo. Bakit hindi ka pa magpaalam sa may-ari? Dyan lang naman ang bahay niya sa tapat. Tutala ko naman tumatay yung kahera dito pag wala ka. Sige na. Mabuti pa nga kay Yasmin. Sige, bahala ka na muna dito, ha?
Kita mo na? O di tama ang inala ko? Tatakas! Tatakasan ang problema niya at tayo naman ang kawawa. Paano si Don Leo? Magagalit sa atin yon. Alam mo naman, kayang-kaya nung pabagsakin ang negosyo natin. At maghihirap tayo dahil dito sa pamangkin mo. Ayokong pakasalan si Sylvia. At ayokong sumama sa Amerika. Aldo, kung ipipilit mong pagmamatigas mo, hindi ka makakalis sa bahay na ito ng buhay. Kailangan malaman ng Nardong yan ang nangyari sa'yo. Dapat panugutan niya ang kalagayan mo. Shhh! Huwag kang maingay, baka madinig ka ng Jerusalem. Bakit ikaw? Shhh! Ibig ko sabihin, hanggang kailan ka maghihintay? Naku, Ason. Hindi mo lamang alam eh. Darating ang panahon, hindi mo na pwedeng ipagkaila ang nangyari sa'yo. Asmin, naguguluhan nga ako. Anong dapat kong gawin? Basta, alam mo ba ang address ng lalaki niya sa Maynila? Yun naman pala eh! Pwes, kung walang konsensya ang hayop na lalaki niyang balikan ka dito, siyang puntahan mo. Pagtapat mo sa kanya, nangyari sa'yo! Magandang araw ho. Magandang araw naman. Ano pong kailangan ninyo? Dito ba nakatira si Naldo Santos? Oo, bakit ho? Pwede ba siyang makausap? Wala ho siya dito eh, umalis. Anong oras siya babalik? Hindi na ho siya babalik kasi napunta na siya ng Amerika. Sa Amerika? Oo. Hoy! Ay, senyora! Sinong kausap mo? Eh, hinahanap po si Senyorito Naldo. Ale? Ali, sandali lang, ha? Si senyora ko nandito. May gagawin pa ako sa labas, eh. Doon ka sa kusina! Opo. Magandang araw po. Hinahanap mo daw si Naldo? Oo. Ikaw yung babaeng taga Santa Clara? Naku, babae, wala na dito si Naldo. Nasa Amerika na. Kasama yung kanyang asawa. Kaya manahimik ka na, bumalik ka na dun sa probinsya ninyo, wala ka ng pag-asa, hindi na babalik dito ang pamangking ko. Hindi na babalik! Aling Anson! Aling Anson! Poldo? Poldo, bakit maraming tao sa amin? Patay na ang tiyahin nyo. Inatake na naman. Ang problema mo, Ason. Niloko niya ako. Niloko niya ako, Jasmine. Niyaya niya ako magpakasal. Yung pala, tatakasan niya ako papuntang Amerika. May kasama siyang ibang babae. Niloko niya ako. Pinaglaruan lang niya ako. Kaya mula ngayon, buburahin kong lahat ang alaala niya sa aking buhay. Eh, anong balak mong gawin?
Jasmine, ibibenta ko ang bahay na ito. Hahanap ako ng ibang matitirhan. Lalayo na ako dito sa Santa Clara. Disitido ka bang patayin ang iyong sarili? Pati na magiging anak ninyo? Saan ka pupunta? Wala ka na natitirang kamag-anak. Ewan ko. Ewan ko. Basta, hindi ako maaaring magpaiwan dito. Hindi ko maaaring harapin ang kahihiyan pag nalaman na ng mga taga rito ang nangyari sa akin. Ason, malaking sugal yung ginagawa mo. Sugal? Jasmine, ano pa bang maaaring mawala sa akin? Lahat ng mga mahal ko sa buhay, wala na sila, umalis na, wala na, iniwan na nila ako. Kung matalo man ako, ano na lang bang naging aking puhunan? Wala! Wala, Jasmine! Wala! 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 Mang Pidring, Aling Ningning, wala akong hihilingin sa inyo, kundi sana alagaan yung bahay na ito, katulad ng ginawa naming pag-aalaga. Nagtataka naman ako sa iyo, Ason. Bakit mo naisipang ibenta itong bahay na ito? Saan ka ngayon titira? Hindi ko pa ho alam. Siya nga pala, Ason, kung may maghahanap sa'yo, saan ka namin tuturo? Mang Pidring, siguro naman wala nang maghahanap sa akin. Alis na ho ako. Sige, mag-iingat ka na lang, ha? Tingnan mo ang ginawa mo. Binenta mong bahay mo. Hindi mo alam kung saan ka pupunta ngayon. Alam mo, Jasmine, wala na akong nararamdaman. Ni pagod. Ni kirot. Manhid ng aking puso. Ason, sana mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Salamat sa iyo, ha? Salamat, ha? Ay! Ate! Ano nangyari? Kaya alam mo? Ba't ka nagkaganyan? Humting na ako na disgrasya kundi dahil dito kay Ason. Ay! Ito nga palang kapatid ko si Lagring, tatrabaho sa Maynila. Ah, kumusta? Mabuti. Hindi masyadong abenturera. Paano ka? Ito nga, kamuntik na ako napilay eh. Ba't ka nakabihis? Saan ka pupunta? Ate! Ulianin ka na, no? Hindi ba sinabi ko sa'yo, babalik ako sa Maynila at maghanap ako ng mapapasukan? Bakit hindi ka nalang magtiis doon sa amo at palipat-lipat nalang yung ginawa mo? Ano ko, ate, ha? Wala akong panahon magtiis. Ang dami ating mapapasukang mga amo riyan. Ay, hindi na muna ako alis. Gagamutin ko yung ito. Sige. Halika. Sige, pasok. Yan ang buong pangyayari sa buhay ko. At kaya nga ako nandito sa Santa Cecilia ay para makipagsapalaran. Ganun naman pala eh. Sige, Ason. Dito ka na sa amin. Ako naman eh, parang nag-iisa eh. Itong kapatid ko, masyadong abenturera. Gusto lagi nasa Maynila. Siyempre! Ano malay mo? Makakatagpo ako ng swerte sa Maynila. Di asan sa buhay ko? Di ba, Ason? O ano, Ason? Dito ka na. Sige na. Ha? Napakabuti ninyong magkapatid. Kaya lang,
Meron pa akong gustong ipagdapat sa inyo. Nagdadalang tao ako. Nagdadalang tao? Ate, nagdadalang tao? Magkakababy na tayo? Di ba yun ang gusto natin? Magkatap tayo ng baby para sa mayang bahay? Oo. Sige na, Asun. Sige na. Sige na. Ha? May iba ko nang usapan, Asun. Nasaan ang ama ng bata? Ang asawa mo? Patay na siya. Nananahi ka na naman. Makakasama sa'yo yan eh. Eh, pinagmamadalan ito. Pinido kasi eh. Eh, hindi ba ikaw eh? Hindi ba? Napuyat ka ah. Asan? Lagring! Andito ka na naman? Teka, wala ka na naman trabaho? Ay, nako Asan. Pag narinig ko yung leche, yung nileleche ako na amo ko, hindi. Adios. Iiwanan ko siya. Wala nung natira ko dito, tila yata nakalimampung amo ka na. 52 lang, binibilang ko yan eh. Ay, totoo, Asun. Hindi ako magtsatsaga doon sa mga walang yang amo. Doon lang ako magtatagal pag nakatagpo na ako ng mabait na amo. At yan, baka biglang lalabas yan, ha? Yung apo namin. Ingatan mo siya. Naku, hindi. Mabuti nga pala at nandito na itong kapatid kong ito. Sabihin mo sa kanya kung alin ang di-deliver dyan at magmadala na niya. Talaga? Oo. Naku, oo nga eh. Kasi pinagmamadalian nilang lahat yan. Eh, may mga pangapangalan na yan. Halik na ate, hiyatin muna natin. Kailangan ko muna siya, ha? Dali. Ah, teka, eto kay Lily, oh. Oo. Ah, kay Dolotto. Kay Lily. Kay Lily uli. Oo, oh, yung piti. Dali ka, Lagring! Yung gatas ng bata! Tsaka yung lampin! Nandyan na! Dali! Huwag ka masyadong magagalaw, ha? Baka ka mabinat! Choling! Choling, pahawak naman! Ah, sige! Dahan-dahan, ha? Ingat lang! Ganda, no? Ngayon ka pa umiiyak. Eh, tapos na ang peligro. Nakita mo naman yung anak mo, ang ganda-ganda. Oo nga naman, Asun. Baka makasama sa'yo. Mabinat ka. Choling, totoo pa lang kasabihan na kapag nakita mo ang anak mo, makakalimutan mong lahat ang hirap at pagod. Mabigyan lamang siya ng buhay. Siya nga pala, Asun. Ano nga pala ipapangalan mo sa anak mo? Melissa. Ang layo naman ng bahay niyo. Bakit? Napagod ka? Naku ha, eh paano naman mapapagod yan? Ikatabi ka. Siyempre napagod din ako. Galing pa tayong Manila. Isipin mo, nasa bundok tayo ngayon. Nasa probinsya tayo. Anong bundok? O, probinsya, probinsya lang. Probinsya! Eh, gusto mo, bumaba ka muna, akit ka muna sa bahay? Huwag na, uwi na ako. Mahirap yung ginagabi sa daan eh. Nadyan, uwi ka na. O, di sige. Salamat na lang, teka ha? Teka muna, anong salamat na lang? Yun na lang. Eh, ano ba talagang gusto mo? Ay, alam ko yan. Sige nga, nang makita ko man lang, sige na maganda! Ano ba talagang gusto mo? Ibig sabihin, pakonsuelo man lang. Anong konsuelo? Ayoko nga! Ayoko! Pakonsuelo man lang, galing pa...
Ayoko! Sige na, Melissa, dali iba na. Iba nalangin mo. Ayoko nun. Pipikit ako. Anong pipikit ako? Ako rin. Pipikit din ako. Ha? Isa lang. Isa lang? Isa lang. Tapos wala na. Tapos nun, wala na. Wala na. Dito lang. Oo, isa lang. Game. Sige na nga. Mwah. Oh, kaya tama na, ha? Oh, ikaw, tumahimik ka dyan, ha? Oo nga, eh. Kulisa! Lola! Kaling na pala apo ko. Kumusta na po? Ito, mabuti. Ay, Lola, ang kaibigan ko po si Ana. Ana, Lola po kayo. Teka, hindi pa kayo kumakain, ano? Ay! Pagluluto ko kayo, ay, masarap naku, na. Ay, naku, Lola, wag na ho. Busog na busog po kami at kakakain talaga? Lang namin. Siguro pagod na pagod kayo sa biyahe. Oo! Oh. Oh. Sandali lang at ayusin kitong kwarto, ha? Halika, halika, iya. Halika. Sige ho, inay. Melissa. Ha? Kung hindi ka naman masyadong pagod, maaari ba pagka-bihis mo eh, mag-usap tayo sandali? Sige ho, inay. Okay lang ho. Magbibihis lang ho ako sandali. Inay! Maupo ka muna. Upo ha? Oo. Melissa, may tatanong lang ako sa'yo. Huwag ka namang magagalit, ha? Hindi ho. Hindi ho ako magagalit. Ano ho yun? Kaano-ano mo ba talaga yung B-boy na yun? Si B-boy ho? Hmm. Eh, magkaibigan lang ho kami nun, inay. Maraming klase ang pagkakaibigan. Eh, hindi naman ho yung tulad ng iniisip nyo. Naku, Melissa, ako nga, huwag mong binibilog ang ulo ko, ha? Iniisip mo pa lang, alam ko na. Alalahanin mo, galing ka dito sa tiyan ko. Kaya kabisadong kabisado ko na ang pagkatao mo. Tinatanong niyo ako, sinasagot ko naman kayo. Pagkatapos sa inyo naman yung sinasagot ko sa inyo. Eh, ano ba naman yan, inay? Hindi naman kita pinagbabawalang makipagkaibigan. Eh, sino ba namang tao sa mundong ito ang hindi nangangailangan ng kaibigan? Ang akin lang naman. Eh, meron ka pang dapat tapusin bago ka mag-isip ng mga boyfriend-boyfriend na yan. Eh, hindi ko naman boyfriend si B-boy inay eh. Hindi kung hindi. Pero ito ang tandaan mo. Makinig kang mabuti, ha? Nakikita mo ba ang taas ng grado ng salaming ito? Dahilan ng maraming gabi ng pagpupuyat ko sa pananahin ng mga damit para lang may kitain ako, para lang maipambayad sa matrikula mo. Gusto mo mag-aral ng nursing sa Maynila? Pinag-aral kita. Itinira kita sa dormitoryo. Lahat ng kailangan mo binigay ko. Melissa, hindi ako nagkulang sa'yo. Eh, bakit naman kailangan niyo pang ipaalala sa akin yan? Hindi kita sinusumbatan. At lalo namang hindi kita sinisingil. Ang sinasabi ko lang sa'yo, tapusin mo ang iyong pag-aaral. Hindi para sa akin, kundi para na rin sa iyong kapakanan. Melissa, ayokong pumaris ka sa akin. Kung titulado ka, kahit ano pang mangyari, kaya mong harapin ang buhay. Makakakuha ka ng trabaho kahit nasaan, kahit maiwanan ka mag-isa. Alam niyo, inay, kung magsalita naman kayo, parang yung sinisisi ang itay eh, dahil sa pagkamatay niya at iniwan tayo. Hindi rin totoo yan. Ayoko lamang na umasa ka sa ibang tao para sa iyong kinabukasan. Sige, magpahinga ka na. Hoy! Oh, ano nangyari sa'yo? Kaninang lumabas ka dito, ang saya-saya mo. Ngayong bumalik ka naman, hindi naman maipintay ang mukha mo. Bakit? Hmm, nasermonan ka ng nanay mo, no? Buh!
matutulog na nga ako. Ana! Ano? Good morning, ho. Good morning. Masarap bang tulog mo? Oo, lamig-lamig nga ako sa loob ng kwarto eh. Si Melissa? Ho, nandun ho sa loob ng kwarto eh, natutulog pa. Medyo, hindi ko nga ho alam kung ano nangyari sa kanya kagabi. Medyo tulala. Nauna na ho ako natulog sa kanya eh. Kung gusto niyo ho, gigisingin ko. Ah, wag na, wag na. Mauna ka na mag-almusal. Oh, Tita Bertoy ho, hindi pa kayo kumain. Sige, mamaya na. Ana. Ha? Gaano ka bigat ang pagkakaibigan ninyo ni Melissa? Ay, naku ho, para na ho kaming magkapatid. Actually nga ho, minsan ho sa dormitoryo, minsan talagang magkatabi pa ho kaming natutulog sa higaan. Talaga hong close na close kami. Eddie, siguro nagkakatapatan kayo ng mga sikreto ninyo, no? Aba, oho! Yung mga sikreto niya ho, sinasabi niya sa akin. Yung mga sikreto ko, sinasabi ko rin ho sa kanya. Eh, hindi naman ho kasi kami naglilihiman eh. Bakit ho? Ano ba talaga ang relasyon ni Melissa kay B-Boy? Eh, no comment ho, no comment. Ano na nangyari? Ano nangyari? Eh di wala. Ikaw talaga oh, sinususpense mo pa ako. Ano ba talaga nangyari? Upo muna tayo. Ay, alam mo, buti na lang tinuruan mo ako dun sa lessons na nagpapahirap sa akin. Oh. Kasi pinasa ko eh. Ha? Talaga pinasa ko. Eh paano yung mga tinuro mo sa akin? Yun din ang tinanong sa akin ng professor ko. O paano di hindi ka napahiya? Talagang hindi ako napahiya. O di, di ba maganda? Thank you talaga ha. Oo naman. Talaga nakapasa ako sa subject na yun dahil lang sa'yo. Anytime, no? Basta ba? Hi! Talaga? Aray ko! Teka nga muna, bakit ba masaya ka masyado? Binigyan ako ng allowance ng daddy ko, kaya ililibre ko kayo. Kahit saan nyo gusto pumunta, anywhere, sky's the limit. Ikaw talaga hindi mo alis yung pagiging hambog mo. At least may paghahambog ako. Ano, kakain ba tayo? Teka muna, hindi ako pwede, Melissa eh. O di mabuti, okay lang yun. Ano? O di maganda, hindi ako pwede, di paano, di kakwartahin mo na lang. Ang hirap sa'yo ha, mula nung nakilala kita, puro pera yung nasa utak mo. O ano, tara na. Paano? Oh, paano? Sige. Aray ko. Sige, aalis na ako. Sige. Makita na lang tayo sa bahay. Bye. Aray. Bye-bye. Thank you. Talaga hirap sa mga babae. Ah. Sabi sa akin ni Ana, napagalita ka rin ng mami mo nung hinatid kita. Eh, sino ba namang nanay ang matutuwa pag nakita niya yung anak niya, hinalikan ng isang lalaki? Hindi ano ibig sabihin niyan? Bad chat na ako sa mami mo. Hindi na ako makakapunta sa probinsya niyo. Sino ba talagang pinapapilan mo? Ako o ang nanay ko? Tarantado ka rin ano? Matagal na. Tagal na? Matagal na. Nako ateng, ang mga bata ngayon, hindi pa marunong magtali ng sintas ng sapatos. Ayan, kung ano-ano na ang inaatupag. Naku, hindi naman ganun ang anak ko. Mabait na bata si Melissa. At saka matalino siya, mahilig siya mag-aral. Naku, Ason, sabihin mo na nga matino yung anak mo. Eh, paano yung mga nakakasama? Nakakasiguro ko ba sa kanila? At sa dormitoryo mo nga patitigilin yung bata? Bakit lagring? Naku, ateng, sino naman ang magmamalasakit para bantayan at pangaralan yung mga nakatira sa dormitoryo? Yung kasera? Wasya pakialam, ateng! Oh, eh paano na? Saan natitira si Lisa? Alangan naman na patigilin ko siya ng pag-aaral, ngayon pa namang nasa college na siya. Ako bahala. Ako magbabantay sa kanya. Ala, jawas kang pagbabantay ko sa kanya. Paano? Ason, yung bago ko ngayong amo, sa mansion ako idinidestino. Pagkalaki-laking bahay, wala pa nga halos kasangkapan eh.
Ang dami-daming kwarto. Alam mo, darating yung anak mula Amerika kasama yung buong pamilya. Palagay ko naman, siguro hindi naman ako tatanggihan kung mag-request ako doon si Melissa sa akin. Eh, papayag ba naman yun? Bakit hindi papayag, Ateng? Tatlo-tatlo kaming katulong, ako ang pinakamatanda. Kaya ako mayordoma. Mabait naman yung matanda eh. Hindi naman kaya siya maging sagabal? Hindi. Kaya lang may problema. Pumayag kaya si Melissa? Hindi. Ayoko. Ayoko, inay. Ayoko talaga. Ayoko, ayoko, ayoko. Melissa, mas mabuti na doon para sa'yo. Mapapangalagaan ka ng gusto. Hindi katulad dito kung ano-ano na lang kinakain ninyo. Ang dami-dami nyo na dito. Ang sikip-sikip pa. At saka isa pa, mababantayan ka ng gusto ng Lola Lagring mo doon. Dito na lang ako, inay. Sanay naman ako dito eh. Melissa, ano bang tinututulan mo? Eh paano kasi? Pag doon ako tumira, sa servant's quarter ako matutulog. Sa servant's quarter, inay! Sa servant's quarter! Bakit? Ano naman ang masama doon? May sahig, may bubungan, at kama din naman ang tinutulugan ng mga katulong, hindi ba? Hindi naman ho sa ganun, inay. O baka naman ikinahihiya mong malaman ng mga kasama mo dito na ang mga kamag-anak mong taga-probinsya ay namamasukan bilang katulong, ganun ba? O ayaw mong umalis dito kasi dito, libreng-libre ka na makipagtagpo sa biboy na yan. Paano naman napasok si Biboy sa usapang ito? Melissa, kung sino ka man ngayon, ay utang mo sa mga taong sumagip sa atin nung tayo sub-sub sa lupa. Kahit ano pa sila, kahit sila mga katulong, kahit pa sila kitungin, tatlong mata, may buntot, may pangil, utang na loob mo sa kanila, kung ano ka ngayon. Sila ang nagmalasakit sa atin, tatandaan mo yan. Eh bakit naman kayo nagagalit ka agad? Etong tatandaan mo, kung may mangyari sa'yo, kung mabuntis ka, ako ang kakalbo sa'yo. Papanutin ko yung ulo mo at ikukulong kita sa bodega. Gusto mo pa bang maranasan ang mga paghihirap na tiniis ko? Pinakasalan naman kayo ng tatay ko, di ba? Oo. Pero marami pa rin akong pinagdaan ng paghihirap at ayoko mangyari yan sa'yo. Melissa, ako ang iyong ina. Ako ang masusunod. Bukas na bukas din. Pasusundo kita sa Lola Lagring mo. Naintindihan mo? Wow! Lola, ang ganda nito ah! Ang laki-laki! Ay, dito ka lang. Eh, ilang tao ho ba nakatira dito? Tatlo lang daw. Sa makalawa pa ang dating. Mula sa Amerika. Tatlo lang? Oo. Tatlo? Tatlo! Ang laki-laking bahay nito, tatlo lang ang nakatira? Sobra naman yata yun. Walang sobra sa mayaman. Ang alam lang nila ay yung kulang. Halika na, halika na. Saan? Sa kwarto ko. Sa servant's quarters? Eh, saan pa? Gusto mo sa master's bedroom. Hindi naman ikaw ang master. Halika na. Welcome home, senyorito. Senyorita. Oh, umawa ka. O, dahan-dahan, ha? Ikaw ba si Lagring? Ako po, ako po. Yung mga bagay sa van, pakibaba lang. Ay, yung mga bagay, sige po. Dennis, tulungan mo sila sa pagbaba ng mga maleta. Dad, I'm tired. Ang layo ng binahe natin, eh. Dennis, sino ba hindi tired? Lahat tayo galing sa biyaya. Puro ka reklamo. Babayaan mo na. Sige, babayaan mo na. Sige, Dennis, mauna ka na. Aling Lagring, asan ho ba yung kwarto ko? Sa bandang kanan. Sige ha. Sige, Dad. Arnie,
Ihatid mo na ako sa kwarto. Sige na. You must be tired. Gusto mo mag-relax? Liga, maiga ka muna. Bakit malalim na naman ang iniisip mo? Hindi ata tama ang ginawa mo kay Dennis. Sinigawan mo. Parang napahiya. Sylvia, hindi ubra sa akin ang mga American ways niya. Kaya tumitigas ang ulo niya. Kasi you're very lenient to him. Nasaktan lang si Dennis. Dahil marami siyang kaibigang naiwan sa Amerika. At saka, bakit naman hindi makukuha ng anak mo ang kilos Amerikano? Eh, doon na lumaki yan. Sylvia, anong pakiramdam mo? Kaya ako lalong nanghihina eh. Bawat kilos ko pinapansin niyo. Delikado ang biyahe. Bakit pa ba tayo umuwi dito? Pagtatalunan na naman ba natin yan? Lahat ng pinakamagaling na doktor ay nasa Amerika. Samantalang tayo eh. Kayo lang naman ang papangapilit eh. Like what I said, I do not want to die in a foreign land. Hindi ka mamamatay dito. Sylvia, oras na pinasok mo sa utak mo na hindi ka gagaling, talagang hindi ka gagaling. Arnie, katawan ko ito. Alam ko ang taning ng buhay ko. I don't want to continue this conversation with you. Bukas na bukas, ay tatawagan ko si Dr. Pascual at gagawa ko ng appointment. Dahil ninenervous ako sa mga kinikilos mo. Masyadong matigas ang ulo mo! Arnie? Alam ko na alam mo kung bakit. Huwag masyadong lutuin yung mga gulay na yan eh. Alam naman niyo yung gusto ni ma'am. Gusto nun, malasado eh. Oh, ano ba yan? Bilis-bilisan niyo. Oh, bilisan niya. Oh, ayan. Ano nga ho eh. Ay, anong ginagawa mo rito? Eh, gusto ko sanang tumulong sa loob. Ay, naku, hindi pwede. Alam mo, magagalit ang Lola Lagring mo. Mabuti pa, pumasok ka doon sa kwarto mo, mag-aral ka. Pampasikip ka lang dito eh. Eh, sige, sige na. Pumasok ka doon, mag-aral ka doon. Sige! Sungit. Ay! Hello? Saan ba nakakuha ng tubig dito? Tubig? Gusto nyo ng tubig? Tubig. Sandali lang. Sige. Ito, ito ang tubig! Yan! Ang bilis ah. Oo. Katulong ka ba rito? Ay, hindi ho. Nakikitira lang ho ako. Pero may permiso ang Lola Choling ko sa lolo nyo. Ah. Sana, ano, maging magkaibigan tayo. Mm.
Kasi ganda-ganda mo eh. Hindi bagay sa'yo katulong. Kayo naman, nagsasabi ho kayo ng totoo. Sige ho. Sige. Wala na ho kayong kailangan? Wala na. Excuse me. Ito po ang apo ko, si Melissa. Marunong po siya ng medisina. Kumukuha po siya ng pag-nursing. Kaya kung may kakailanganin po, kaya sabihin niyo lang po siya. Nasaan naman magulang mo, Iha? Ang inay ko po nasa probinsya. Ang tatay ko naman po, matagal na pong patay. Kasama po ng ate ko sa Santa Cecilia. Parang miyembro na po ng pamilya ang mag-ina. Ay, good evening po. Good evening. Senyorita, ito po si Melissa. Ipinakikilala lang nila Gring, apo niya na nakatira dito sa ating bahay. Binigyan daw ng permiso ng papa. Ay, salamat po. Magpahinga na po kayo, Melissa. Tara, halika. Arnie, bakit? Ha? Bakit parang masamang tingin mo sa bata? Wala. Siya nga pala. Nakausap po si Papa. Pupunta rin ng Texas sa pagpapacheck up. Hindi na niya sinabi sa'yo dahil ayaw niya na mag-worry ka. Kaya sa akin na lang sinabi. Bakit pa sa Texas pa siya magpapacheck up? Alam mo naman si Papa. Bilib na bilib sa mga doktor doon. Okay lang, sige. Tinitingnan ko lang naman yung pinag-aaralan mo eh. Upo ka. Upo ka. Eh, magulo sa kwarto kaya dito na lang ako sa labas nag-aaral. Okay lang yun. Buti ka pa nga, meron kang pinagkakaabalahan. Ako, nakakulong lang dito sa bahay. Hindi naman ako pumapasok sa eskwela dahil next semester pa ang pasok ko. Nasa college na kayo? Oo. Business management na kinukuha ko. Dapat nga eh, hindi na sana ako babalik dito. May iwan na sana ako sa Amerika. Pero hindi pwede, may sakit kasi si Mami. Wala ka ng planong bumalik doon? Hindi pwede. Kasi may sakit ang Mami. Leukemia. Ilan doktor na nga ang pinupuntahan namin sa Amerika eh. Ganun pa rin ang kinalalabasan ng diagnosis. Senyorito? I'm sorry to hear that. Okay lang. Ganun talaga eh. Ikaw, wala ka bang balak pumunta ng Amerika? Hanggang sa pangarap lang. Bakit? Dreams can come true naman, di ba? Malay natin. Sige, baka nakakaistorbo ako. Ay, hindi ho, senyorito. Diyan na muna ho kayo. Okay lang naman ho sa akin eh. Alam mo, mabuti nga nandito ka eh. Meron ako nakakausap. Huwag na muna. Naninimbang pa ako sa mga may-ari ng bahay eh. Eh, hindi mo naman ako kailangan i-entertain sa loob ng bahay. Kahit naman sa gate, pwede na. Huwag na muna sabi eh. At saka isa pa, ayoko may masabi sa akin ng Lola Lagring ko. Ang hirap sa'yo, iniintindi mo yung ibang tao. Paano naman ako? Hindi ko pa ba nagsasawa? Nagkikita na nga tayong between classes, ikaw pa naghahatid sa akin sa may sakayan. Ano yan? Ini-schedule mo na ako ngayon? Ang hirap mo namang kausap. Eh, dahil ko pa yung buhay bisita sa nakakulong eh. Eh, mangyayari ba to kung hindi dahil sa... Oo, ako na naman. Ako. Dahil sa akin na naman, sa akin na naman. Pwede ba? Umupo ka na. Ang kulit mo eh. Kalimutan na lang natin to. Lunes na lunes, nag-aaway na naman tayo. Eh, ikaw eh. Anong ako? Ikaw! Ako? Ikaw! Anong ako? Bayo ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Talaga?
Bahala ka talaga. Huh. Dala ko ito kagabi. Kaya lang, tulog ka na nang umuwi ako. Para sa'yo. Thank you. Aalis muna ako, ha. Maraming pa akong asikasuhin, eh. Ano ba asikasuhin mo? Yung mga kagamitan nating darating sa container van? Oo, at marami pang iba. Kaya baka gabihin ako. Saan ka ba talaga pupunta? Kung saan-saan. Kaya kung may problema ka, sabihin mo na lang kay Lagring. Iniwan ko sa kanya ang telephone number ni Dr. Pascual. Arnie, mag-ingat ka. Saan? Hindi mo masasabi ang disgrasya. Lalo na kung malayo ang iyong pupuntahan. O siya, at susubukan kong umuwi na maaga. Alam kung sana sila lumipat. Kasi nung makuha namin ang bahay na ito, ano, nakatira na rito yung mga matatanda. Yung babae, eh, namatay na. At yung matanda namang lalaki, ang pagkakaalam ko, teka, doon na nakatira sa bahay ng anak niya sa Cebu. Eh, hindi niyo ba alam kung sa matatagpuan si Corazon Miranda? Ang pagkakaalam ko kasi, ang may-ari nito, yung si Mang Pidring. Thank you anyway. You know si Yasmin? Yasmin? Oho, yung medyo chinita na nakakasama nila sa pinagtatrabaho nila sa grocery. Yun yung nakatira doon sa dulo? Yasmin? Si Aling Yasmin na asawa ni Cardo. Saan ko siya matatagpuan? Dito! Ako masusunod! Anak lamang kita! Huwag matikas ang ulo mo, ha! Hala, pasok sa eskwela! Yasmin. Naalala pa ba ako? Yasmin. Meron lang sana ako itatanong sa'yo. Saan ko matatagpuan si Aswan? Naldo! Hindi pa sapat ang ginawang pananakit sa aking kaibigan nung araw. Kaya lubayan mo na si Ason. Dahil nabuhay siya na wala ka na sa kanyang tabi. At mabubuhay pa rin siya, hindi ka na niya kailangan. Sandali lang, Yasmin. Hindi mo naman kasi naintindihan ang mga nangyayari. Naldo, kahit ano pang dasal at kumpisa lang gawin mo, hindi mo na mababawi ang pagkukulang mo sa tao. Lalong-lalo na kung winasak mo ang kanilang buhay. Yasmin. Umalis ka na. Kung ayaw makatikim sa akin ng kabastusan. Magandang hapon, ho. Eh, senyorito, ang classmate ko po, si Ana. Ana ang senyorito ko. Good afternoon. Hi. Dati ko siyang kasama sa dorm. Pumunta ko siya dito, isinama ko dahil
meron na kaming kailangan tapusin yung report. Okay lang mo ba yun? Nako, okay lang. Kung ganyang kagaganda lahat ng kaklase mo, kahit buong classroom ang dali mo rito, walang problema. Melissa, yung senyorito mo nagsasabi naman ng totoo. Eh, senyorito, pasensya na mo kayo dyan sa kaibigan ko. Kalug din ho yan. Nako, okay lang. Yan nga mga gusto kong kabarkada eh. Eh, senyorito, nai-istorbo ho namin kayo. Doon na muna ho kami. Tatapusin na muna namin yung report namin. Oh, sige. Sige ho. Ana, feel at home, ha? Sure, thank you. Ana, hindi mo ba napapansin? Ang gentleman niya, no? At saka isa pa, ang cute-cute niya. Sus, masama lang yata ang tama mo dyan eh. Ano? Halika na, mag-aaral pa tayo, dali! Hoy! Hoy! Hoy, halika na. Tama na yan. Oh, eh ano na daw yung sinasabi? Kumusta na si Lisa? Mabuti naman daw. At dumating na yung amo ni Lagring galing sa Amerika. Wala bang problema? Wala naman. Mababait daw silang lahat kay Melissa. Ay, naku, salamat sa Diyos. Kaya lang. Oh, bakit parang natulala? May naalala lang ako. Kasi yung apelyido ng amo ni Lagring. Kilala mo ba siya? Hindi naman siguro. Ang dami namang Santos dito sa Pilipinas eh. Sige, maiwanan muna kita't yung aking niluluto. Thank you. Akala ko ba pwede ka? 2 weeks ago, sabi mo sa akin, tutuloy tayo. Eh, malay ko ba sa schedule ko 2 weeks ago? Ano schedule mo 2 weeks ago? Ano ka? Ano, wala na. Inaasahan tayo na pinsan ko na pupunta roon. Tapos sasabihin mo sa akin, schedule. Para naman kasing hindi matutuloy yung party ng pinsan mo kung hindi tayo pupunta, no? Kahit na. Eh, kung hindi ako pwede, ayan si Ana, oh, isama mo. Eh, naku, Melissa, malabo, no? Ang dami-dami ko pang tatapusin requirements sa school. Tumiil ka nga dyan. Last week mo pa na kumpleto lahat ng requirements mo sa school. Nakita ko pa nga, eh. Oh, ano, B-boy? Uy, ano? Huwag mo sabihin kinihiyang makasama yung kaibigan ko. Ay, senyorito! Napasyal ho kayo! Ay, upo kayo! Upo! Ayan! Senyorito, si B-boy, classmate ko. B-boy, si senyorito, may-ari yung tinitira namin. Ay, senyorito! Kain kayo, oh! Ito! Ayan! Oh, ito! Spaghetti to! Ayan! Thank you. Masarap yan! Gusto mo? Sige lang! Kung kinakailangan mong bumalik sa Amerika, huwag mo kong alalahanin. Kasi Sylvia, maraming pa akong asikasuhin doon. At ang isa pa, hindi natin pwedeng iwan na nakabiti ng lahat ng mga negosyo natin sa LA. Naiintindihan ko. At asikasuhin ko din yung mga gamit natin. Kailangan ma-ship na dito yun. Kinakabahan kasi ako eh. Alam mo naman yung si Stevens, malingat ka lang ng konti, nagbubulakbol na. Kaya nga, pumunta ka na. Para matahimik na yung isip mo. Ikaw kasi inaalala ko eh. Marami namang tumitingin sa akin dito eh. At saka, hindi ka naman Doktor Arnaldo. Arnie, sabihin mo nga ulit sa akin na mahal mo ako. Sylvia, kailangan pa ba sabihin yun? Kung minsan, kailangan inuulit. Para rin matahimik ang isip mo. Sa tagal na pinagsamahan natin, at
sa anak na binigay mo sa akin. Paano naman na hindi ka mapapamahal sa akin? Kahit paano. Hindi ko na nakilala ang tatay ko. Naaksidente siya habang pregnant ang nanay ko. Ang nanay ko lang ang nagpalaki sa akin mag-isa. Tinulungan siya ni Lola Choleng, yung sister ni Lola Lagring. Fighter din pala nanay mo, no? Oo. Sabi nga ni Lola Choleng, nagmana din daw ako sa nanay ko. Kaya alam mo kung iisipin mo, Dennis, napakaswerte mo talaga eh. Bakit? Dahil malaki ang bahay namin? O dahil lumaki ako sa States? Sa mundong ito, may mga pinanganak na kakambalang swerte. At ang iba naman, talagang sinadya na maghirap. Diyan ka nagkakamali tungkol sa akin, Melissa. Alam mo na nasa States pa kami. Laging pinapasok sa ulo ng daddy ko na darating ang araw uuwi rin kami. Kaya sa bahay, bawal magsalita ng English. Hindi daw pwedeng hindi ako matututo magsalita ng Tagalog. Para daw hindi ako mahawa dun sa mga kaibigan kong Amerikano. Iyan na ba ang tinatawag mong kamalasan? Maari. Maari ring hindi. Para kasing meron siyang gustong balikan dito sa Pilipinas. Ano yun? Yun nga hindi ko malaman eh. Bakit hindi mo siya tanungin kung bakit ganun? Alam mo kasi, malaki respeto ko sa daddy ko eh. Aba! Ay! Mupo ka, mupo ka iyo. Mukhang nakakaigi kayo ng kwentuhan, ah. Can I join you? Oho! Okay lang naman ho yan eh. Thank you. Thank you. Yeah. Ilan taon ka na ba? Magna-19 na po. 19? Halos pareho lang kayo ng edad ni Dennis, ano? Dennis, alam mo kanina pa kita hinahanap eh. Kasi, alam ko na ang pasukan nyo sa Oktubre pa. Baka gusto mo sumama sa akin sa Amerika, sa pagbabalik ko. Wag na lang ho, Dad. Kasi may sakit ako, Mami, kawawa naman. Ang Mami o... Hindi ho, ang Mami ho talaga. Ah. Yeah. You don't mind kung iwan mo muna kami ni Dennis dito? Meron lang kaming pag-uusapan? Hindi ho. Doon muna ho ako. Dennis? Halika nga! Nakita mo na. Hindi ka ba nahiya ngayon? Ha? Eh talagang, hindi ka bagay sa kanila. Huwag mong isiksik ang katawan mo sa kanya. Baka akala mo, manhid ang mga taong nakatira rito. Hindi manhid, napapansin kanila. Hayan na naman kayo, Lola Lagring. Binigyan niyo na naman ng masamang kahulugan ang pagiging magkaibigan namin ni Dennis. Ay, Melissa, sandali lang, sandali lang. Hindi kita pinatira dito para bigyan mo ako ng problema, ha? Wala naman ho kasi problema, Lola. Wala pang ang problema, pero magkakaproblema tayo. Alamin mo lang kung saan ang katayuan mo rito, ha? Hindi kita pinipigilan makipagkaibigan sa Dennis na yan. Alalahanin mo na ang buhay ay hindi parang pelikula na napapanood natin. Iba yung magkaibigan kaysa sa nagkakaibigan. Naintindihan mo? Talaga enjoy ka kanina. Mm-hmm. Talaga, ah? Oo. Eh bakit sa kotse kanina ang tahitahimik mo? Eh, kasi inaalala ko mami ko eh, baka check upin ako dito sa dormitoryo. Eh, gabing-gabi na, eh kung tumawag yon, di patay ako. Check upin ka na mami mo? Siyempre. Eh, di check upin mo rin siya. Pero, basta, ang importante sa akin, nag-enjoy ka. Enjoy ka ba? Talaga? Pero alam mo dapat, sa susunod wag natin isasama si Melissa. Di ba wala ka na pansin, mas enjoy tayo ngayon? Di ba? Ay,
angat yun. Teka, dahan ako, ba? Ay, ma'am. Ayan. Pagdating ko sa LA, tatawagan kita kagad. Huwag kang mag-alala. Ikumusta mo na lang ako sa mga kaibigan natin. Dennis, pagkatapos mong ihatid ang daddy mo, bumalik ka kagad. Apa, wala naman ako ibang dadaanan eh. O sige. Okay. Ingat kayo. Ingat kayo, senyorita. Come back again, ha? Ikaw nang bala, senyorita mo, ha? Opo. Lagring, nasaan ba yung apo mo? Ay, maaga pong pumasok sa eskwela. Sabi sa akin ni Dennis, hindi mo naman talaga kamag-anak yun. Ay, totoo yun. Kasi parang inampo na po ni Ate Choling ko. Kasi kabuana ng nanay ni Melissa nang dumating siya at mapadpad siya doon sa Santa Cecilia. Taga Santa Cecilia rin ba ang nanay ni Melissa? Ay, hindi po. Taga Malolos po. Pero madalas po niyang banggitin yung mga kamag-anak niya sa Santa Clara. Taga Santa Clara? Opo, bakit po? May kamag-anak kayo doon? Ang ama ni Melissa, nasaan siya? Ay, matagal na pong patay, ayon kay Ason. Ano ba ang pangalan ng ina ni Melissa? Ason nga po, Corazon Miranda. Melissa! Alam mo ba kung ba't iniiwasan kita? Dahil wala ka ng inatupag, hindi kulitin ako. Anong akala mo, hindi ko nahahalata yung ginagawa mo? Wala ka ng panahon sa akin! Dahil hinihingi mo ang lahat ng oras ng araw ko! B-boy, hindi mo pag-aari ang buhay ko! Bakit? Dahil doon sa pasipikadong kanon na kinalulukohan mo, ganun ba? Melissa, ano, inaasahan mo na papatulang ka ng anak ng amo mo? Ang taas ng pangarap mo! B-boy, pwede ba tama na? Ang hirap kasi sa'yo, natira ka lang sa bahay ng mayayaman, ang pakiramdam mo mayaman ka rin! So what can you get out of crying? Umiiyak ka ba dahil nasampal mo siya? Hindi. O masama ang loob mo dahil hindi mo nilakasan ang pagkasampal sa kanya? Napaka-unreasonable niya. How can I judge that kung hindi mo naman sasabihin sa akin kung anong pinagawayan niyo? Hindi na naman importante yun eh. Melissa, boyfriend mo ba siya? Hindi! Hindi, hindi, hindi! Then there's no reason for crying. Diba? Why should you cry? Oo nga. Pero siguro, kung ikaw pa yon, that's the time I will cry. Melissa! Ay, excuse me, sir, senyorito. Melissa, pinatatawag kayo ng mamay mo sa kwarto. Bakit daw? Ay, gusto ko siyang kausapin ng mamay niyo eh. Dali ka na. Dali. Ay, excuse. Excuse, sir. Excuse me. Senyora, ito na po si Melissa. Magandang araw, ho. Magandang araw naman. Sige na, Norma. Melissa, maupo ka. Salamat, ho. Itong pag-uusapan natin ay nasabi ko na kay Lagring. Tungkol ho saan? Tungkol sa nanay mo. Gusto ko sana, kung maaari, tumigil na lang siya dito. Para maging katulong? Hindi ho papayag yun. Mananahi ho ang nanay ko. Don't misunderstand my request, please. Hindi ko gagawing katulong ang nanay mo. Kailangan ko lang ang isang companion. Parang kaibigan na makasama o makausap paminsan-minsan. Ayoko nga.
Naku, bakit ako pa? Mabait naman si Senyora Sylvia, eh, kawawa naman. Alam mo, ang bulong-bulungan, wala raw gamot na makakagaling sa kanyang sakit. Ay, lalong ayoko. Ano, pag-aalagain mo ako ng taong mamamatay na? Mabuti kung kaano-ano ko siya. Malaki naman ay babayad sa'yo eh. Ay, kahit na, hindi importante yung pera. Naku, Sona, ayaw mo ba noon? Magkakaroon ka ng pagkakataon na magkasama kayo ng anak mo sa isang tirahan. Oo nga. E paano naman si Ate Choleng? Nakita mo. Ayun, binigyan ko na lang nga ng gatas at hindi makakain. Huwag mong problemahin yun. Maiintindihan ka nun eh. At saka, hindi ba, may mga mananahi ka dyan. Di pumili ka ng isa dun sa mga mananahi mo kung sino ang mga pagkakatiwalaan at yun ang isasama niya rito sa bahay. Ha? O sige, ikaw rin. Ikaw rin. Kung alam mo lang kung ano makakabuti sa anak mo, sasama ka sa akin sa Maynila para ikaw na mismo ang magbantay sa anak mo. Aba, maraming nangyayari doon, ha? Kaya dapat, ikaw ang dapat na sumusubaybay doon sa anak mo. Aba, alam mo ba yung anak mo, manang-mana sa'yo, kung ano ang pumasok sa isip, hindi na mapapalitan. Lagring, bakit pinuproblema na naman ba ni Belisa si... yung kaklase niya si Biboy? Oo, may iba pa. Mas malala. Magandang gabi po, senyorita. Magandang gabi po. Ah, si... asan po? Salamat naman at tinanggap mo ang alok ko. Mrs., gusto niyo po ba subuan ko kayo? Huwag niyo naman akong pupuin. Hindi naman ako matanda. May sakit lang. At ang pangalan ko ay Sylvia. Napakaganda ng anak mo, dalaga, Son. Eh, salamat. Byuda ka na raw, Son. Hindi na nga nakilala ni Melissa ang kanyang ama. Namatay siya sa isang aksidente. At hindi ka na nag-asawa uli? Mahirap namang ipakisama ko pa ang aking anak sa ibang tao. Minahal mong mabuti ang ama ni Melissa, kaya hindi ka na nakaisip na maghanap ng kapalit. Sabihin na lang nating na lahat ng panahon ko sa anak ko iniukol. At lahat ng pagmamahal, kay Melissa ko ibinigay. Mahirap naman kasing meron pa siyang kahati. Taga Santa Clara ka ba, Son? Taga Santa Cecilia, pero tubong Santa Clara. Ano ang pangalan ng ama ni Melissa? Mrs., maaari ba ibang bagay na lang ang pag-usapan natin? I'm sorry. I'm sorry. Gusto niyo na hong kumain? Ako na. Ako na lang. Pat ako ang magalit sa kaibigan mo na yan, di ba? Akalain mo, hiyain ako, sampalin ako ng taragtadong kaibigan mo na yan. Tapos ngayon, ako pa ang iniiwasan niya. Ano ba depresya ng kaibigan mo na yan? Biboy, pabayaan mo na lang si Melissa.
Ano? Pababaya ako, saktan ako, ganun ba? Para naman kami walang pinagsamahan. Anong akala mo? Akala mo ba madaling... B-boy, hindi naman yun ang ibig ko sabihin eh. Pabayaan mo na si Melissa dahil... dahil wala ka nang maaasahan sa kanya. Melissa. Anong ginagawa mo dito? Bilis mo naman magsawa sa tao. Ano bang pinakain sa'yo ng may-ari ng bahay na to? Parang bigla ka na wala ng gana sa akin. Kung ganyan ka lang magsalita, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Bakit ha? Ano tingin mo sa akin, lumang sapatos? Na pagkatapos mong gamitin, itatapo mo siya sa tabi, ganun ba? Ha? Wala na akong pakialam sa'yo, B-boy. Wala kang pakialam sa akin. Siguro pag silapukan kita ng pera sa mukha mo, baka makikilala mo ako, no? Ha? Kailangan mo pera? Sino ba lumasod dyan sa utak mo? Anong lason-lason niya pinagsasabi mo dyan? Di ba inaamin mo naman? Inaamin mo sa rata, inilab ka sa peking kaluna yan? Minsan mo pang gawin sa akin, ha? Inilab mo ako! Pag inulit mo pa... Masasaktan ako! Bakit, Melissa? Tama na, Dennis! Tama na! Diyan ka na sa kanya! Pare! Sayo-sayo na yan! Pare, mabuti pa umalis ka na. Kasi pag hindi ka umalis, papatapong kita sa labas. Pare, hindi mo na kailangan pang gawin yun. Naglakad ako papunta rito, plano ko bumalik, maglakad din. Napakawalang yamo mo, B-boy! Napakawalang yamo mo talaga! Tingnan mo nga ayos mo, Melissa! Ikaw magsabi sa akin kung sino sa atin ang kulang sa hiya! Kaya tinatagan kong aking kalooban. Sabi ko, hindi lamang sarili ko ang aking pananagutan, kundi pati na rin ang aking anak. Pinasok ko ang lahat ng maari kong pagkakitaan. Ayoko kasing mangyari kay Melissa ang nangyari sa akin. Napakaswerte ni Melissa. Napakaswerte mo rin, Sylvia. Alam mo, Son. Sabi nila, dala raw ng akong sakit. Marami akong dapat idaing tungkol sa buhay. Pero hindi. Hindi ko sinasabing santo ako. Pero marami akong nagawang kasalanan nung araw. Kaya, iniisip ko na lamang na ito ang aking kabayaran. Hindi naman yata tama yan. Hindi mo ako kilala, Son. Natanggap ko ng fate ko. Nung araw siguro kung nangyari sa akin ito, maghahanap ako ng masisisi. Pero hindi na ngayon. Tinatanggap ko na lamang lahat ng dumarating sa akin. Ipinagdadasal ko na lamang na maging maligaya ang lahat ng aking maiiwan. Kaya pala, mahal na mahal ka ng iyong asawa. Marahil, kung merong isang napakalaking kakulangan sa aking buhay, ay ang madama ang pagmamahal ng isang asawa. Bakit? Hindi kami nahal ng ama ni Melissa? Ewan ko. Siguro. Kaya lang, ako rin ang may kasalanan.
sa bawat desisyon ng tao. Napakaraming dapat ipagpalit sa bawat liko ng buhay. Napakaraming kaling dapat iwasan. Pinapanalangin mo na lamang na sana'y magkaroon ka ng direksyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ay naging isang mabuting ina. Yun lang kasi ang kaya kong gawin. Melissa! 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 Melissa, sandali! Huwag mo akong hawakan! Hudas kang babae ka! Bakit? Paatihan mo pa ako, kala mo hindi ko alam? Huh. Traitor ka talaga. Ano sinabi mo kay B-Boy? O ano? Bakit hindi ka ngayon makapagsalita? Gusto ko lang naman tulungan si B-Boy. Sino ba talagang gusto mong tulungan, Ana? Si B-Boy ang sarili mo. Melissa! Ano? Baka akala mo hindi ko alam na matagal ka ng atat na atat kay B-Boy. Gagamitin mo pa pagiging magkaibigan natin para lang ahasi sa akin si B-Boy. Hoy, Ana! Sa'yo na si B-Boy! Pero huwag kang magkakamali lumapit sa akin dahil duduraan na kita. Bakit? Sino ka ba, Melissa? Ang akala mo kasi ikaw lang ang pinagpala ng Diyos. Ano bang tingin mo sa sarili mo, ha? Naging sunod-sunuran ako sa'yo, Melissa. Pero meron din ako sariling pag-iisip. Kaya kahit anong hangin ang lumabas sa bibig mo, mas meron akong utak kesa sa'yo! Anong klaseng kaibigan ka? Tanong mo muna sa sarili mo yan, Melissa. Ikaw, anong klase ka rin kaibigan? Swapang ka! Akala mo kasi umiikot ang mundo sa'yo! Pwes para sabihin ko sa'yo, dala niya ang kasaupangan mo. Kababagsakan mo, Melissa. Nag-iisa ka pa rin. Hi, girls. Hi. Hi. Maupo ka. Sige. Himalat na pasyal ka ng ganitong oras ng gabi, pero mabuti na rin na dalo ka. Kasi, alam mo, hinarap ako kanina ni Melissa eh. Ako ang sinisisi niya sa nangyari sa inyong dalawa. Wala ka namang kasalanan eh. Alam mo yun. Siguro alam niya rin yun. Kung meron man dapat sisihin, walang iba kundi siya. Alam mo sa nangyaring yun, nasaktan din ako. Sobra. Pero wag na natin pag-usapan yun. Nagpunta ako dito para sa'yo. Sylvia, may telegrama ka. Basahin mo na lang, Ason. Tubig nga. Naku, bukas na palang dating ng asawa mo. Oh, bakit hindi ka masaya eh, darating ng asawang bubukas? Mahirap matuwa kung kagagaling mo lang sa chemotherapy. Nakita mo naman kung gaano ako kahirap. Tubig pa nga. Hayaan mo. Bukas, aayusan kita. Pipili tayo ng magandang damit. Para pag nakita ka ng asawa mo, magandang maganda ka. Melissa, ano ba ito nangyayari sa'yo? Ewan ko, Dennis. Hindi ko alam. Melissa! Pwede ba, Dennis? Huwag ka muna magsalita.
Lalo lang nagugulo utak ko eh. Baka mamaya mabigyan ko pa ng mas mga kahulugan yung mga sinasabi mo sa akin. Bakit? Eh kasi hindi naman ako sigurado dito sa mga nangyayari sa atin eh. Hindi ko alam kung tama to o mali. Paano naman magiging mali? Ewan ko. Basta naguguluhan lang ako. Saan ka nagaling? Doon lang sa may hardin, inay. Kasama mo si Dennis? Melissa, ilang ulit ko nang sinabi sa'yo, mapanukso ang puso, mapaglaro. Kadalasan, madaling mabulag ng puso ang pag-iisip. Kapag pinairal mo ang iyong puso at hindi mo ginamit ang iyong utak, baka kung anong mangyari sa'yo. Nagpigil naman ako, inay. Ito. Pero bakit, inay? Bata ka pa, Melissa. Kaya napakalambot pa ng iyong damdamin. Kuminsan, dapat lang na makatikim tayo ng hapdi para matauhan tayo. Alalahanin mo, hindi lamang ang pag-ibig ang nagbibigay ng kahulugan kung bakit tayo naririto. Oh, tama na yan. Tama na, Son. Kanina pa ako minimakeupan, baka sumobra na yan. Hindi, tama-tama lang. Oh, natural lang. Para maganda ka pagdating ng mister mo. Yung buhok. Salamat. Senyorita! Senyorita! Nandiyan na si Senyorito! Ay, ang ganda ng Senyorita! Tama-tama dating ng Senyorito! Sasabihin ko na po sa kanya! Sasabihin ko na po! Ha? Senyorito! Oh. Ang ganda ng Senyorita! Ah, talaga? Opo. Oh, sige. Sige po. Si Ason. Ason, si... Kilala ko kung sino siya. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo nang itanong ang alam mo na ang sagot. Siya ang babaeng taga Santa Clara. Siya ang babaeng iyong sinusulatan nung nasa Amerika pa tayo. Kung minsan, pumabalik ang iyong mga sulat dahil lumipat na siya ng tirahan. Ako ang nakakatanggap. Alam ko, honey. Alam ko rin na kung ako ay iyong niyayakap.
Siya ang babaeng nasa iyong isipan. Kung ganun, bakit mo siya dinala dito? Maniwala ka man o hindi, ginawa ko ito dahil mahal na mahal kita. Hindi kita maintindihan, Sylvia, kung bakit hanggang ngayon ay ginugulong pa rin ang aking buhay. Hindi pa ba sapat ng lahat ng pagsasakripisyong ginagawa ko para sa'yo? Arnie, hindi ka pa ba nakukontento sa pagsisira ng aking buhay dito sa Pilipinas? Inuwi mo ba ako para isama sa iyong hukay? Arnie, Arnie! 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 Kaya ako napunta rito dahil gusto ko magpaliwanag. Ano pa ang dapat ipaliwanag? Tungkol sa nangyari. Naldo, malinaw na sa akin ang lahat. Asawa mo si Sylvia. Meron pa ba akong dapat malaman tungkol sa inyong mag-asawa? Ason? At kung mayroon man, ay hindi na ako interesado. Sapagkat nung iniwan mo ako, inilagay ko sa isip ko na ikaw ay patay na. At yan din ang sinabi ko sa iyong anak na si Melissa. Si Melissa? Anak ko? At hindi ko pinagpipilitang siya'y tanggapin mo. Ang sinasabi ko ay katotohanan lang. Katotohanan na kung nakaya kong palakihin siya na mag-isa ng malayo sa iyo, ay muli kong kakayanin habang ako'y nabubuhay. At ngayong nalalaman mo na ang katotohanan, Naldo, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa iyong asawa. Kay Sylvia, nararapat lamang na siya'y mahalin mo. Kung nakaya mong iwanan ako noon, ay makakayanan ko rin iwanan ka ngayon. Ayokong maging balakid sa pagsasama niyong mag-asawa. Kaya, Naldo, utang na loob, iwanan mo na ako. Aswan. Daddy, si Mami inatake, kailangan dalhin natin sa ospital. Melissa. Inay? Huwag ka na sumama. Mag-impake ka na ngayon din. Aalis tayo. Bakit yung inay? Huwag ka na magtanong. Kailangan umalis na tayo dito. Sige na, bilis-bilisan mo. Iniwan mo mami mo sa kwarto? Ando naman ho sila Gring eh. Magpapaalam ho sana ako sa inyo. Sabi ho kasi nila Gring, umuwi raw si Melissa sa probinsya kasama ng nanay niya. Dad, pupuntahan ko sana sila para... Dennis, putulin mo na kung anong relasyon meron kayo ni Melissa. Dad... Don't think na I'm doing this dahil tutulo ko sa kanyang pagkatao. She's a beautiful girl. Mabait. But I don't want you to love her.
Dad, you're not making any sense. Sabi niyo mabait si Melissa. Bakit ayaw niyong mahalin ko siya? Dennis, may limitasyon na pagsasamahan niyo ni Melissa. Anong limitasyon? Ano ba yung pinagsasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan eh. Dennis, si Melissa ay kapatid mo. Dad, do you want me to believe that? Yes, Dennis. I am your father, and I want you to believe that. Melissa is your sister. Understand? Inay, luluwas ho ako na Maynila. Bakit? Pupuntahan ko si Dennis. Melissa. Inay, wag na ho tayo mag-away. Pupuntahan ko si Dennis. At hindi ako nagpapaalam sa inyo. Sinasabi ko sa inyo na babalik ako na Maynila. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Melissa, kalimutan mo na si Dennis. Kung ano man ang binabalak nyo sa isa't isa, hanggat maaga, putulin nyo na. Nay, pati ba naman ang mga bagay na yung pakikialaman nyo pa? Melissa! Nay! Kayo naman ho makinig sa akin. Hindi na ako bata. Alam ko na kung anong tama't mali. Magtiwala naman kayo sa akin. At saka isa pa, hindi nyo na kailangan sa akin sabihin kung anong dapat... Melissa! Hindi kita minamaliit. At hindi rin ako nanghihimasok sa'yo. Tutuloy na ho ako. Melissa! Tinanong mo ko kung bakit tayo kinailangan umalis ng Maynila. Pwes, sasabihin ko sa iyo ngayon. Dahil kay Arnie Santos. Alam mo ba kung sino ang ama ni Dennis? Siya rin ang ama mo. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Kayo ni Dennis, magkapatid! Hindi, totoo yan! Totoo yan! Patay na ang ama ko! Sinabi ko yun sa iyo. Dahil gusto kitang papaniwalain para hindi mamansya ng pangalan mo at para hindi katawagin ng mga tao na isang anak ng... Nagsinungaling kayo sa akin? Oo. Pero mabuting aking intensyon. Na yun, nung araw, sinabi niyo sa akin na maging matapat ako sa inyo. Sinasabi niyo sa akin na huwag ako magsisinungaling sa inyo. Ngayon, sino sa atin dalawa ang sinungaling? Ikaw! Sinabi niyo sa akin patay na ama ko! Pagkatapos kayo, sinasabi niyo sa akin na kapatid ko si Dennis! Dapat pa ba kayo paniwalaan? Eh, isa kayo sinungaling! Walang kwentang ina! Sinungaling! Sinungaling! Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan. Nawawalan ka na ng galang sa akin. Maswerte kayo, kayo naging ina ko. Kung naging ibang tao lang kayo, tatlo sampa lang igaganti ko siya sa pagmumukha ninyo! Melissa! 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 Melissa, bumalik ka! Melissa! Dennis?
Nasaktan ako sa ginawa ng nanay ko eh. Ganon din ako sa daddy ko. Pero huwag kang mag-alala, Melissa. Kahit ano pa mangyari, kahit sino pa tayo, we'll always love each other in our own special way. Huwag mong puwersay ng sarili mo. Magpahinga ka. Hindi na ito makapaghihintay. Baka wala ng panahon. Sylvia, baka mabinat ka. Si Dennis. Alam ko. Ipinagtapat ko na sa kanya lahat. Hindi mo ako naiintindihan. Alam na niya ang tungkol kay Melissa. Hindi ikaw ang ama ni Dennis. Kung ikaw ay mailihin, ito naman ang kasinungalingang pinasaan ko na napakaraming taon. Ginamit ko ang aking pagdadalang tao para mapasakin ka. Bakit, Sylvia? Bakit mo nagawa ito sa akin? Kasalanan ko ba kung labis kitang minahal? Alam ko naman na pinilit ka lang nila para pakasalan ako. Pero natutunan mo rin na kumahalin. Kaya ang ating binata, kahit sino pa man siya, anak mo rin siya, hindi ba? Arnie, alam ko rin na si Asonang ang iyong minahal. Kahit anong gawin ko, hindi kita mapilit. Katumbas yan ang pagmamahal na naramdaman mo kay Ason. Eh bakit ngayon mo lang sinabi ito sa akin? Dahil malamot ako. Sylvia, alam mo bang mahal na mahal din kita? Gusto kong lumikaya ka, Arnie. Gusto kong lumikaya ka. Kamusta na siya? Naldo, ikaw ang gusto kong makausap. Si Melissa, alam na niya ang buong katotohanan. Hindi ko napigilan. Lumaya siya bumalik dito sa Maynila. Dumaan ako sa inyo. Sabi naman ni Nona wala doon. Nagbaka sakali ako baka dito nagpunta. Wala rin sila dito eh. Kailangan makita natin sila. Ayaw maniwala ni Melissa na kapatid na si Dennis. Hindi sila magkapatid. Hindi ko anak si Dennis. Ipinagtapat sa akin ni Sylvia. Kaya... wala kang dapat ikabahala. Gusto ko pa rin iuwi sa Santa Cecilia ang anak ko. Ason, hindi ko alam kung makikinig ka sa akin o sadyang magbibingi-bingihan ka. Pero itong ibig kong malaman mo, ni minsan,
Hindi ko sinadyang saktan ka. Ewan ko. Ang pinagtataka ko lamang. Ilang beses kong inisip kung ano ang mangyayari kapag nagkita tayo. Ilang beses ko rin inensayo kung anong sasabihin ko sa'yo. Ang aking panunumbat, ang aking panlalait. Pero ngayong kaharap na kita, kahit wala na rin magiging saysay kahit na ano pang sabihin ko. Bakit ganito, Ason? Bakit tayo umabot sa ganito? Ewan ko. Marahil, dahil kay bilis nating ibinigay sa iba ang ating pagmamahal, nakalimutan natin ang ating mga sarili. Nakalimutan natin ang ating mga sarili. Melissa. Siya ang iyong ama. Siya lang ang kikilalanin mo, Ama. Kahit ano pang mangyari, siya lang ang magiging ama mo. Pwede ba, Dennis? Yes, Mommy. Arnie, asahan siya, son. Tawagin mo siya. Gusto ko siyang makausap. Ako na hon tatawag sa kanya. Arnie, halika. Lumapit ka. Alam mo, Arnie, matatahimik lamang ako kung ikaw ay magiging maligaya. Sylvia, minahal kita. Salamat. Maraming salamat. Sandali lang tayo nagkakilala. Ngunit ngayon alam ko na kung bakit. Nanatili ka sa puso ni Arnie. Maniwala ka sa akin. Sa halos 20 taon ng inyong pagkakahiwalay, hindi ka nawala sa buhay.
naman tayo. Pinaglalaban ang ating minamahal. Naintindihan ko. Gusto kong maging maligaya kayong dalawa. Asun, alam kong ikaw lang ang makakapag-alaga sa akin. Asawa at anak. Huwag mo silang pabayaan. Nabalitaan namin yung tukol sa mami mo. Naisip namin na ito na ang magandang chance para makapag-usap tayong muli, Melissa. Ayaw kasi namin ni Anna na meron tayong samaan ng loob eh. Thank you for coming. Melissa, magkaibigan pa rin tayo, di ba? Oo. Sayang naman lahat ng kinopya kong homework sa'yo kung ako pa mang mamatigas. B-boy. Alagaan mo tong kaibigan kong to, ha? Sensitive yan. Alam ko naman yan, eh. Pare, alagaan mo yan, ha? Kung bahala. Melissa? Ma? Magsisimba lang ako sandali. Ingat. Magandang araw sa iyo, Ason. Melissa? Magandang araw naman. Tuloy kayo. Napasyal kayo. Meron sana kami importanteng sasabihin sa iyo, eh. Maupo muna kayo. Ano ba yung importanteng sadya ninyo? Ay, tungkol sa dalawang ito. Alam mo ito si Dennis ko, lagi akong kinukulit. Napag-usapan na raw nila ni Melissa ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Yun ang dahilan ng aking pagpunta rito. Gusto ko sanang hingin ang kamay ni Melissa. Kung yung bang desisyon nila eh, sino ako para tumutol? Pero, teka, hindi ba dapat sa'yo hingin ang kamay ni Melissa? Ikaw ang tatay niya, hindi ba? Thank you.
dito pala kayo. Eh, kaya ako napunta rito, anak, dahil gusto kong ibalita sa inyo na lahat ng mga papeles at dokumento na kakailanganin nyo sa inyong kasal ay inayos ko na. Wala nang problema. Thank you, ho. Siya nga pala, may sorpresa daw si Ason para sa inyo. Siya nga, inay? Melissa, natatandaan mo yung sinabi ko sa iyo ng isang gabi? Yarina. Wow! Inay, salamat po ah! Bagong family fold na ito. Yan ay tungkol sa mga karapatan, sa mga obligasyon ng pamilya sa isa't isa at nakasama na dyan ang mga laws of marriage, adoption, support, family home, yung mga pagpapalakad ng mga ari-arian ng mag-asawa or whatever they want to agree before they get married, yung tinatawag nating marriage settlements. Yung lahat yan sa ating family code ngayon. Ano ang payo ang nabibigay ninyo sa mga kabataang gusto magpakasal? Hindi naman sa tingin ko. Dahil nasa kain ni nasa mga pamagulang eh. Tuturuan nila mga bata kung ano ang dapat at kung bakit sila kailangan mag-antay. 50 years old pala kami ng minisko nang kinasal kami. So far, okay naman kami, di ba? Anong kinalaman ng family code sa paligid pataas? Itong ating family code na ito, na nagsasabi na kung wala pa sila 18 taong gulang, bali void yung kasal na yan. Kaya kung ipagpapatuloy natin ang kasal na yan, hindi, bali useless din. Walang status of marriage na lalabas dyan. Kaya yun ang malaking problema, lalo na sa mga bata ngayon, na nagkakaroon ng suliranin kagaya ni Lotlot at saka ni Munching. Kasi ang batas dapat, it should give life, not kill. So, in the case, let's say, of these two young people, I think we should even sympathize with them and appreciate their intention to get married. Kasi gusto nila mag-legitimize ang kanilang relationship at pati yung offsprings nila maging legitimate. Hindi yung kagaya ng iba dyan na pwede na magpapakasal, ayaw magpapakasal, naging illegitimate tuloy ang mga anak nila. To be a beauty,
When did he grow to be so tall? Wasn't it yesterday when they were small?
after all the intrigues, you know, and after the hassles because of the new family code, I'm very happy that finally the two of them are married, because that's what they have really been wanting. They really wanted to get married. They love each other very much. Well, masaya ako at matapos na lahat. And I'm very happy na maraming dumalo. Kahit na maraming nagsasabi na hindi matutuloy, pero at least natuloy din. At saka at least magandang intention ni Monching at saka ni Lotlot. Yun ang pinaka-importante. It's my life.